Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayong araw ay napakahalaga sa ating mga Katoliko ang pagdiriwang na ito, sapagkat pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Hindi lamang piyesta, kundi dakilang kapistahan o solemnity. Bakit? Ito ay isa sa mga popular na debosyon bilang isang Katoliko. Sapagkat tayong mga Katoliko, tayo'y nananampalataya na mula sa puso ng ating Diyos ni Jesus, tayo'y nagkamit ng kaligtasan. Nagkamit tayo ng awa mula sa Diyos, mula sa kanyang puso. Kaya napakahalaga sa ating buhay pananampalataya ang pamimintuho, pagdedebosyon sa kanyang kamahal-mahalang puso. Sapagkat ang puso ay tinatawag na luklukan ng pag-ibig ng Diyos. That is the seat of love. Walang nagmamahal na walang puso. Laging ang nagmamahal at umiibig ay laging nagmumula sa puso. That is why heart is the seat of love. Lagi natin sinasabi sa ating kapwa, nagmamahal ako sa iyo dahil ito'y nagmumula sa puso. Kung ito'y nagmula sa puso, ito'y tunay at walang pagbabalat kayo, sapagkat ang nagmula sa puso ay likas na natural at tunay. At ang simbahan ay nilikha mula sa puso ng Diyos. The church was born from the very heart of Jesus. Napakinggan natin dito sa Ebanghelyo, kailan isinilang ang simbahan? At sa pamamagitan ng pagsilang ng simbahan, na ipamahagi ang sakramento ng binyag at ang sakramento ng Eucharistia. Matapos si Jesus sibatin sa tagiliran, tumagos ito hanggang sa kanyang puso. Sa pagkakasugat nito ay dumaloy ang dugo at tubig sa kanyang tagiliran. Ano po ang simbolo ng tubig na dumaloy sa kanyang tagiliran? Ito'y simbolo ng sakramento ng binyag. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, tayo nagiging kaanib ng pamilya ng Diyos. Sa pamamagitan ng binyag, doon nagiging ganap ang pagtanggap natin ng dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagpapatuloy at pagpapatuloy ng pagliligtas na gawain sa sangkatauhan sa pamamagitan ng simbahan, sa pamamagitan ng mga sakramento nito. Tanda ng presensya ng ni Kristo ng Diyos sa sangkatauhan. Sakramento ng binyag, ang tubig na lumabas sa tagiliran ni Jesus. Ano naman ang dugo? Dugo, tubig. Ano naman ang tanda ng dugo na dumaloy mula sa tagiliran ni Jesus, mula sa kanyang puso na nasugatan? Ito'y tanda ng kanyang pagsasakripisyo, ng kanyang dugo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sa tuwing tayo dumadalo sa sakramento ng Eucharistia, sa banal na misa, ang inaalay doon ay ang katawan at dugo ni Kristo na siyang nakakabura, nakakapagpatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang banal na misa, ang mga sakramento, ang binyag, ang simbahan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. Isinilang mula sa kanyang puso, dumaloy ang tubig at dugo, tanda ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi nagmula kung saan man, ang pagsilang ng simbahan ay nagmula sa puso ni Jesus. Sinasabing ang
merong sariling karunungan at kaisipan ng puso. Kung ano ang kaisipan ng puso at karunungan ng puso, minsan hindi maarok ng ating isipan. Sapagkat iba ang karunungan at isipan ng puso, laging nagmumula sa likas ng Diyos. Sapagkat ang puso natin ay nagmula sa paglikha ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng puso, ang karunungan ng puso, ay laging tinuturo tayo patungo sa may likha sa Diyos na pinagmumulan ng pag-ibig, kaya tayo natutong umibig ng kapwa, lalong-lalo na sa paglilingkod. Kaya tayo natutong maawa dahil sa pusong iginawad sa atin ng Diyos. Kaya nga, bilang mga binyagan na tinanggap natin ang pananampalatayang ito, dakilang biyaya mula sa Diyos, regalo sa Diyos, ang binyag, maging kaanib ng kanyang simbahan. Kaya nga, matapos tayong binyagan, doon natin tinatanggap ang ating pagkataong matutong umibig. We receive our very identity, the Christian love, nung panahon tayo binyagan. When the time we receive the sacrament of baptism, we also receive the identity, know how to live the Christian love. Ang pagkatao pala natin ay tinanggap natin mula sa binyag. Ang pagkatao ay tinanggap natin na tayo isang Kristiyanong marunong umibig, tumutulad sa pag-ibig ni Jesus na siyang sinasalamin ng kamahal-mahalan ng kanyang puso. Kaya nga bilang Kristiyano, noong mga unang panahon sa kasaysayan ng simbahan, makikilala ka bilang Kristiyano kung marunong kang umibig tulad ni Kristo. Sa panahon ba ngayon, paano tayo nakikilala bilang mga Kristiyano? Paano na tayo nakikilala bilang mga Katoliko-Kristiyanong binyagan? Tayo nakikilala pa rin ba kung paano tayo umibig, makitungo sa kapwang ating nakakasaluma araw-araw? Punong-puno pa rin ba yun ng pag-ibig ang ating gawa at pananalita at buhay Kristiyanom? Tanungin natin ang ating sarili sa dakilang pagdiriwang na ito. Ako ba'y nananatili pa rin ang aking pagkatao sa pagiging punong-puno ng pag-ibig na tulad ni Jesus? Living out, carrying out the Christian love, the identity that I received from the sacrament of baptism. Tanungin natin ang ating sarili. At kung nagkulang man tayong umibig bilang isang mabuting Kristiyano, hilingin natin sa banal na misyang ito ang kanyang grasya na tayo matulad na maging ganap katulad ng kamahal-mahalan na puso ni Jesus. Sapagkat ang puso ng bawat isa ay nagmula sa puso ni Jesus na nagsasalamin at nagpapamalas ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Punong-puno ng kababaang loob, punong-puno ng awa, punong-puno ng pag-ibig, ang pagkatao ng tunay na Katoliko Kristiyano. Amen. Magsitayo po ang lahat.